itong complainant pumunta sa opisina. Hindi lang nakasama ngayon dahil galing probinsya. Baka pag pumunta, pinapunta namin lahat dito, baka malunod ka. Baka manunod ka na dyan. Baka bumaon ka sa lupa. Hindi rin man ako nangangako talaga sa kanila. Ano ba si Gigi? Hindi ka nangako, ma'am. Hindi kami nagbigay ng ganyang kalaking halaga. Tandaan mo yan. Saka kukunin ko yung pinangbay ko sa'yo ng training fee dahil wala na pangyari. Sa akin. Ako ang laging nagluluto. Ako bang nag-aabono? Oh, wala daw siyang... Yung mga lending na pinagkunan nila, tinutubuan na. Kasi ikaw nagpakasasa ka sa pera nila. Alam mo ba ang sinungaling kapatid ng magnanakaw? Alin ka doon? Magnanakaw ka, sinungaling ka. Anong problema ninyo sa Pangasinan? Sir, meron po kaming agency, pero nag... Parang na illegal recruiter po kami. Alright, sama ka, illegal recruitment to. Opo. Alright, dahil illegal recruitment to, kinakailangan natin maimbestigahan. Yung susunod na hakbang namin ay either puntahan, tiktikan, bisitahin, komprontahin. Yan ba'y sa Pangasinan din? San Mateo, sir. San Mateo? Tie-up lang po siya, sir. Tie-up? Ba't alam mo, ikaw bang recruiter? Ako po yung nag-recommend ako sa kanya. Ikaw nag-recommenda? So ikaw ngayon magiging sentro ng aking investigasyon. Anong meron sa San Mateo? Training center niya po. Anong ipinangako ng agency na nirefer mo sila para dito sa mga ito? Factory workers. Saan daw magpa-factory worker? Sa Taiwan po. Bakit kayo nandito? Yung down payment. Narinig mo, magkano down payment? 50,000. Sa'yo? 60 po. 60,000 sa'yo? 60 din po. 60? Factory worker. So, sino yung boss mo rito? Si, Florida Gaugaw pa po. I want you to investigate this. Kung gaano kalalim ang involvement nito, pasensya ka, ha? Pumunta ka sa akin. Ako si Bitag, hindi ako nagbibigaro. Kaya kung ngayon pa lang, etong mga pobre na to, gawan mo ng paraan, ituturo mo sa amin kung sino yung lintik na suspect na yun. Hahantingin natin yung taong pinagsilbihan mo, ituturo mo. Dahil ngayon, tatrabahuin siya ng aming mga trackers team. So, sa kaso po nito, wala pa naman kaming permit na na-issue from BPLO na permit para kay Ginang Pakulbat. So, siyempre, maingat kami dahil recruitment to or training center na pwedeng magamit sa kung saan. So kailangan mo namin hanapin sa kanila yung ESDA, ayon sa DOLE, POEA, kung ano yung applicable na national agencies na dapat mag-issue. I-respect natin kung nag-ooperate pa rin o nag-ooperate, ibigay na notice of closure na. Sa office ni Mr. Bentulfo sa Bitag po. Yung mga document na namin ha. Alam po ba kung ano mo nito ni Pakulba dito? Alam namin, lupo nyo yan eh. Lupo na ka pa. Maya pa kung may dadating na mga problema. Pwede ba natin siyang ipatawag? Yes po. Pwede po. Wala pong problema basta makapagtulungan tayo. Hello, Mars. Isan ka? Andito po sa Manila. Ay, sige. Mag-uusap tayo dito sa barangay. Uuwi ako kung ganun importante. Kailan? Anong oras kaya? Wala ngayon din. Uuwi ako. Hindi mga alas 3. Andiyan na ako. Oh, sige. Thank you. Antayin kita mamaya. Okay, bye-bye. Mm-hmm. Paano yung kapitano kung sakaling illegal yung kanyang negosyo? Malakas daw siya sa kapitan. Kahit ako, right after ngayon, pwede ko siyang tanggalin. Kapag ano kami ng batan, kapag pa-implement, tapos lalabag siya sa batan. Hindi po pwede yung kahit ngayon, gawang ko ng termination eh. Pagawan mo nga ba ngayon din? Ma'am, i-document lang namin ha, para kasi, patas tayo. Oo, patas. Kasi ma'am, ang claim nila, nire-recruit mo sila papuntang Taiwan. Actually, hindi po ako nag-recruit. May mga agent sila. May mga? Agent. Pero ang agent, dinadala sa'yo.
Hindi rin, direkta sa akin. Actually, hindi ko sila kilala. Hindi mo sila kilala? Oo. Yung mga ilan-ilan lang. Hindi ka daw niya kilala. Kilala ka ba niya o hindi? Kilala ko siya. Siya kilala. O, agent mo. Agent mo. Ibig sabihin, nagre-recruit ka, agent mo siya. Pinapahanap mo ngayon siya ng mga re-recruitin papuntang Taiwan. Tama ba? Oo. Okay. May agency ka ba? Ano kami? Connected kami ng, sa Interactive. Interactive? Mm-hmm. From POH, chinek namin, hindi ka connected from Interactive. Kasi, ang ano kasi namin dyan, ang boss ko is Taiwan Manpower. Okay. Tapos sila, sa Interactive sila naka-tie up. So, sinasabi mo, naka-tie up sa Interactive to, dinala mo lahat to sa Interactive kung naka-tie up ka? Pag ano kasi, ma'am, dapat nagpasabi rin po sana kayo sa akin para masasagot ng lawyer ko. Kasi, hindi namin kailangan lawyer mo. Kahit 10 lawyer pa iharap mo dito sa amin eh. Kahit kaya ba nila kaming sagutin? Ang question ko lang, bakit ka kumukuha ng mga pera sa kanila? Hindi naman isa-isa. Kumuha ang kumuha mismo. Ay, hindi ka kumuha? Sino kumuha? Yung 6 lang na tao yun, akin yun. Oh, ba't ka kumuha ng pera sa 6 na tao? Pirma mo, hindi? Akin yan. Wala mo, hindi. Marami nang dito, may job order, may binigay sa iyo, may agency. Saan magpapasok ang agency? Interactive? Interactive din. Eh, iba POA nagsabi na hindi ka connected sa Interactive. Pero nagre-recruit ka. Oo. Nagre-recruit ka. Kasi siyempre nga. Nagre-recruit ka? Oo lang hindi. Hindi. Hindi? Ano talaga namin yan? Hindi kayo ni-recruit? Ni-recruit kayo? Hindi kami, hindi ako mismo kausap nila. Hindi ikaw kausap, pero sa iyo. Sino kausap niyo? Kanino may nagbayad? Kay Juna yan. Ha? Kay Juna. Si Juna ang kausap nila. Sino kumuha ng pera sa kanila? Si Juna? Ayun, kayo. Kanino kayo nagbayad? Kanya po. Pirmado mo. Tingnan mo naman kung kanino. Oh, kanino? Pakulba lahat. Pakulba ba apelido niya? O, nasa na ba? Ha? Pakulba ba apelido niya? Hindi mo. Tanda mo, nilalapitan ko yung taong nilulungo katulad ko. Hindi pa sila niluko. Excuse me. Dahil lang kung iba. Nagawal na kaming natenga, ma'am. Malabaw ko mga ako ng ganun. Hindi kami nagbigay ng pera. Para saan yung perang kinuha mo? Ang usapan kasi para saan yung perang kinuha mo? Sagot lang. Para saan ano nila, job order nila doon. Kasi job order nila, ang usapan na, bawat ka pa rin mag-recruit. Ang usapan kasi namin, madam, ako ang tutulong sa kanila doon. Hindi yung tulong. May kikitain ka. Bawat isang, bawat isa mapaalis mo, may kikitain ka. Dong, ang tulong ay libre. Tutulungan mo na walang hinihinging kapalit. Madali lang ang question ko sa'yo. Saan mo dinadala yung pera nila? Siyempre, nire-remit ko rin yun sa namin sa Taiwan. So, nagre-recruit ka nga? Hindi ako nagre-recruit. Oh, kasi kung ako talaga nagre-recruit, sila nagre-refer lang sa akin ng tao. Nagre-refer siya ng tao, binibigay sa'yo, recruiter ka, ikaw nagpapaalis papuntang Taiwan. Ikaw nagre-refer sa Interactive na agency, pinapaalis mo papuntang Taiwan. So, anong tinatawag mo dyan? Recruiter. Pag may nangyari po sa worker na pinaalis nyo, sino pong sasagot dito? Siyempre, yung Interactive. Kasi sa kanila kami... Eh, sinabi nga po ng POA na hindi ka po nakatie up kay Interactive. Wala pa naman siguro akong nag-complain na napabayaan namin sa Taiwan, madam. Ano sa sino mo? Anong tinatawag mo dyan sa mga yan? Sa Taipei kasi nakilala. Kinuha mo ang pera sa kanila. Alam mo kung bakit sila nagre-reklamo? Kasi walang nangyayari doon sa application nila. Ngayon, hiningi lang nila, madam, na ibalik mo sa kanila yung pera nila. Kasi yun. Nung una, lahat yan sila, nung doon mo pinag-train, kinunan mo ng pera, pambayad, ako ba kumuha sa kanila mismo? Opo, sino hindi? Ma'am, yan, aminado ako dyan. Ang tutorial training center mo, pinatayo mo, sinong nagmamayari? Sa akin yun. Sila ba libre kayong doon? Nag-tutor-tutor? Libre? Sino teacher nyo? Wala po. Sa isang araw, ilang oras lang po yung nagtuturo, isa o dalawa. O ikaw yung teacher dyan sa training center na yan, wala kayo tuturong maganda. Aminado talaga ako dyan. Ma'am, yan pa lang yan ha, hindi pa dumadating yung ibang lakunan mo. Resibo na pinadala mo sa Taiwan. Ang laki-laki na ng tubo. Siyempre, hindi ko mandala ngayon. Yung iba naman, naitapon ko na kasi hindi ko nakakalain. Bakit mo itatapon ang resibo na pinadala mo sa Taiwan na alam mong wala ka pang napapaalis? O, kailan mo mabibigay kung halimbawa babalik mo, magkano yun lahat? Ilan yun? Anim lang yun. Presyo? Ma'am, hindi po yan. Anim, ma'am. Ma'am, hindi lang to ha. Kasi hinahamon mo talaga kami, madam. Kahit 10 abogado, hamunin mo bitag. Karapatan ko naman siguro yun, diba? Karapatan mo yan. Na may mag-assist sa akin. Pero karapatan din ng mga kinuha na mo ng pera na ibalik mo yung pera. Gusto ko may kasulatan para pirmahan niya. Sige. Oh, hindi pwedeng umalis itong mga to na hindi niya pirmahan doon sa eksaktong araw. Ilagay niya sa lakas sa POA. Kasi wala kami license sa POA. Wala? O di, hindi ka pa. Ang tuso mo, ma'am, no? Hindi. Grabe ka man lang sa gano'n. Hindi ako nang lalaman. Ma'am, ang karma, dahil hindi kasi ako tumalam na. Ngayon,
Kayo, kanino kayo nagbayad sa training center? Sa kanya. At saka malinaw na hindi ako nagsasabi na nagtitraining sila, tutor lang sila doon. Sino kasi teacher mo dyan? License siya? Hindi rin, hindi naman ako nagtuturo eh. Hindi ako nagtuturo. Sa pangalan training center, may nakalagay na FNS Training Center. Wow! O nasan ba? May nakita kayo doon na may FNS? Wow! May nakita kami dyan. Doon. Itatayo mo. Tinatayo mo pa lang. Doon ba yung area yun? Doon ba yung area yun? Oo, ma'am. Oo. Nakita namin. Training. Training. Hindi tutorial. Gusto niyo po ba umalis? Hindi na po. Palpak na po kasi. Hindi rin naman ako nangangako talaga sa kanila. Ano ba sinabi sa inyo? Hindi ka nangako, ma'am. Hindi kami nagbigay ng ganyang kalaking halaga. Tandaan mo yan. Pangit lang kasi yung nag-i-hersey tayo. Kung sino talaga yung complainant, supposed to be, nandito sila. Galing talaga diba? Ni Madam Mag, Pwede ka magsinungaling dito sa batas ng lupa po, sa batas ng langit, hindi. Alam mo ba, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw? Alin ka doon? Magnanakaw ka, sinungaling ka. Pero hindi pa nito buwan na to kasi syempre, diba, so ipaparating kung hindi this month, ma'am, ikaw magbabayad ng interest doon. Ay, hindi rin pwede ko sabihin, hindi ka agad-agad. Kasi okay. Syempre, sa kanila ka nakiusap na lang. Sa kanila ka makiusap. Huwag ka mamatigas. Bitag ka na eh. Dami mong pagmalusot eh. Parang okay, manapong walang alam sa batas na. Ano tawag ko sa'yo? Oo, kaya nga sa dami mong alam sa batas, madam, ang dami mo rin alam kung paano, anong paraan mo sila lulukuhin. So, may pagsasabihan niya na magdemanda na lang daw kami para magharap-harap na lang sa korte. Siya ba magsasabi sa amin talaga? Ang ginagawa namin is yung notice of appointment niya na from July 1 until etong araw na lang po. Pero ang bibigyan ko ng ano niyan, yung anim po na yung nandito lang. Ibigay mo ako anong nararapat sa kanila. Sa amin to, pumunta sa opisina. Pakuntahin mo sila sa akin ng personal. Hindi. Maganda yung kausap ko sila mismo. Hindi. Hindi yung ganyan na ano. Namamatigas ka pa talaga, no? Ma'am, lahat ng to complainant pumunta sa opisina. Hindi lang nakasama ngayon dahil galing probinsya. Walang pamasahe dahil ang pera nila, kinuha mo. Nagugutom na ngayon yung pamilya nila. Yung mga lending na pinagkunan nila, tinutubuan na. Naintindihan mo? Kasi ikaw nagpakasasa ka sa pera nila. Oh, isama mo isa na yan. Tingnan mo ma'am para makilala mo. Wala din naman pinabayaran ko siya. Isulat rin ba nandito? Lahat yan na tinunan mo, isulat mo. Namimili ka pa, ilat naman yan, niloko mo. Ilang months ka na ba Marvin naghihintay? Ang dami naman, nag-apply ka. So, isa niya, January ma'am. Hanggang ngayon, wala pa. Sabi niya, after Chinese New Year. Tapos, report kayo, report diba kami ng report. Wala kayo, naman di ba pinatawag kayo, Marvin, nung dumating ang hindi, huwag ka magsabla. Saka kukunin ko yung pinangbay ko sa'yo ng training fee dahil wala na wala sa akin. Ako ang laging nagluluto, ako pang nag-aabuno. Oh, wala daw siyang... Talawang magagalit kami ng ganito kung wala kang utang sa amin. Lahat ito, ma'am, complainant. So kung babayaran lahat ng to, huwag niyang sabihin na babayaran ko lang kung sino yung nandito. Baka pag pumunta, pinapunta namin lahat dito, baka malunod ka. Baka maanod ka na dyan. Mamili ka. Baka malunod ka, baka bumaon ka sa lupa. Ako mam, hindi nila niloko, no? Nilapitan lang kami, pero ramdam ko ang galit nila. Yung mga sagot mo ngayon, nakakagalit naman talaga. Ang usapan niya, kakalahati sila, oh. Bilangin mo sila lahat. Sabi ko kasi, nang katapusan ng August, masisitil ka, may oras pa. Lahat pabor sa'yo, Bakit ka nun? Dapat yung pabor sa kanila, eh. Pa yung may kasalanan sa'yo. Para sila, pang may kinuha sa yung pera. Kumpenta ka ng kalabaw, kabayo, lupa, bahala ka sa buhay mo. Kabahala ka, ibalik mo. Ngayon, nasa gitna nyo na ako para pumagitan kung ano yung mapagkakasunduan at mapagtutulungan dito sa sitwasyon na mga nakuha ang pera sa inyo. Kung makakapartial ka August 15, di mas maganda. Tapos i-final mo ng August. O kung yun yung grace period na gusto mong makarecover ka na ng ano mo adjustment. Yes, sir. Kung ayan, sige. Salamat naman. Nagkakasundo. Yung mga barangay police natin, utusan nyo, i-assist yung mga bipelo at yung mga tagalitan doon. Pupuntahan daw yung site ng ano ni Madam. Pasis mo sila. Diyan po, diyan sa may building na yan po, doon sa second floor, yung dalawang kwarto doon. Doon po yung bagong training center ni Madam Flor. Kumuha kami ng report para magkaroon din kami ng compilation kung ano yung mga naging violation ng FNS. Yung previous na office niya ay basically hindi po na-approve yung kanyang zoning. So, na-deny po yung zoning niya.
And we found out na lumipat po siya, panibagong opisina. Ngayon, base po ngayon doon sa naging problema niya, kanyang mga kliyente, which is yung pong pag-collect ng money na hindi naman natuloy yung kanilang pag-alis sa abroad, yun po ay kailangang i-clear muna ng may-ari na si Mrs. Faculba. At for the meantime na hindi niya po nakiklear yun, yung pong kanyang application ay magkakaroon po ng red flag. Very thankful po kami dahil natulungan po kami ng Bitag Group na ma-solve po yung aming complaint. Nabunutan po ng tinik. Yung natutunan ko po, pag mag-a-apply po ng trabaho, kailangan natin kilatisin or ipa-verify natin sa POAA kung license po ito or hindi.